Hello pong muli sa inyo, aking mga minamahal na kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, or umaga, or hapon, kung nasaan man po kayong panig ng mundo. Lalong-lalo na po sa mga overseas Filipino workers na nasa ibang bansa o yung mga nasa abroad. Okay, hindi pa tayo tapos sa pagbabahagi ng mga dam dito sa Pilipinas o yung tinatawag nating hydroelectric power plants. Okay. Kung nung nakaraang mga araw naalala ninyo, ibinigay ko lang yung mga names ng mga dam natin dito sa Pilipinas o yung tinatawag pa rin nating hydroelectric power plants. So, ngayon, itong content na to, ibabahagi ko naman sa inyo kung anong kapasilidad ng mga dam na ito at yung construction began, yung opening date, yung construction cost, yung type of dam, impounds, heights, length, at saka yung syempre hindi pa spillway type, total capacity, surface area, maximum water depth, and location. Isa-isay natin yan. Bali, itong isa naka-stapler na yan. Ayan ang ebidensya. Okay. Apat na pahina ito, aking mga minamahal na kababayan. Well, kaya ako sinusulat ito para take note na natatandaan ko. Ito yung magiging circumstance evidence. Lalo na yung mga lutang ng mga politiko dyan at mga politika. So, wala tayong magagawa. Kung may problema sila, eh, problema na lang nila yun. So, kung kayo po ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, mga minamahal kong kababayan, wag po ninyong kalilimutan na mag-like and subscribe. At ako'y nagpapasalamat na rin po sa 20 subscribers na yan. At maraming salamat. Okay. So, ito. Hindi pa lang, katulad nga ng sabi ko kanina, hindi pa tayo tapos sa pagbabahagi ng mga dam dito sa Pilipinas. Okay. Malalaki ang mga construction cost o yung mga pinag-uusapan natin dito, hindi lang yung pagbabahagi ng dam. Isasama na rin natin at isisingit kung magkano yung pera na pinaglaanan ng pagpapagawa ng dam na ito at kung saan ito very located at kung saan ito matatagpuan. So ito, mga aking mga minamahal na kababayan, ang akin pong ibabahagi sa inyo lahat. Dam in the Philippines o hydroelectric power plants in the Philippines. Okay. Ang una sa ating listahan, ganun pa rin. Magsisimula tayo sa letter A. Sa letter A, magtatapos naman tayo sa letter S. Totally meron pa yan. Hindi ko na lang sinama yung iba kasi ayokong magtagal tayo dito. Okay. So mukhang dito tayo buti ng baka Pasko pa tayo matapos dito, guys. Baka Pasko pa tayo matapos dito sa ano na ito. So, isang paliwanag lang ang gagawin ko sa mga ito. So, ito aking mga minamahal na kababayan. Akin pong ibabahagi sa inyo saan ito located, anong mga dapat nitong ginagawa, ito yung mga dapat nating, ito yung mga requirements, lalo na kung saan kayo nakakonekta sa mga ito. At ito na, akin pong ibabahagi sa inyo. Ito yung tinatawag ko lagi na hindi ko nakakalimutan, na hindi nawawala-wala sa isip ko yung explanation or pagpapaliwanag. Bagamat 2 times kong mang inuulit, sana naman naiintindihan ninyo. Okay. Mahirap kasing totally pag nagsisimula ako, mas gusto ko minsan Tagalog. May times na gusto ko ng English. Kaya lang hindi ko talaga minsan ginagawa. Kung gusto ko naman mag-English, English lang ako. Pero pag gusto ko namang Tagalogin, tatagalogin ko lang. Okay. So, ano pang inihintay natin mga minamahal kong kababayan? Ito na ating simulan. Okay. Ang topic natin ngayong gabi na ito muli, dam in the Philippines o hydroelectric power plants in the Philippines. So, okay. Ito, ang una sa ating listahan, Agusan Dam, and then yung Amboklaw Dam, ang Angat Dam,
Aragon Dam. Apat lang yan. So, mapapabilis lang tayo. So, ito at akin pong ipapaliwanag sa inyong lahat, aking mga minamahal na kababayan, saan ito located. Again, akin pong ipapaliwanag sa inyo or explanation. Okay. Dam in the Philippines o hydroelectric power plants in the Philippines. Okay. Makikita naman ninyo, binabasa ko. Sana naman maintindihan ninyo. Una sa aking listahan dito ay ito. Agusan Dam. The Agusan Hydroelectric Power Plant in the downstream facility of two proposed plants was constructed in Damilag, Manalo, Forktik, and to serve the immediate domestic and industrial requirements of the area. The watershed is small and covers an area of around 25 kilometers. At the diversion dam, the run of river plant consists of 288 kilowatts turbine generators that use water from the Agusan River to generate electricity. It is connected to the local distribution grid. Kepalco through the Transco distribution line. Okay. Maririnig naman ninyo. So, itong ang construction biga nito ay May 1956. Opening date nito, December 29, 1957. Ang construction cost dito ay $20.74 million or sa pera natin sa katumbas nito $891.82 million at current price. Type of dam, concrete flow, impounds Agusan River and height 1 meters and length 22 meters. Spillway type, trapezoid overflow type. Okay. Ang total capacity nito ay 2,996 million cubic meters. Surface area, 117 kilometers. Maximum water depth, 193 meters. Ang location nito, ito'y matatagpuan sa of Agusan Hydroelectric Power Plant in the Philippines. Pero may alam ko kung saan lugar ito, ayok. Basta, hanapin na lang ninyo. Ni-research ko na lang. Okay. So, pangalawa din ito sa ating listahan. Ang Amboklaw Dam. Amboklaw Dam is part of a hydroelectric facility in Boracay, in Barangay Amboklaw, Bukod Benguet Province in the Philippines, with a maximum water storage capacity of 3,227,170,000 cubic meters. Ito ay 265.242 feet. The facility, which is located 36 kilometers or 22 meters from Baguio City, can produce up to 105 megawatts of electricity to the Luzon grid. The main source of water comes from the Agno River, which originates from Mount Data. The dam is located in a conservation area known as the Upper Agno River Basin Resource Reserve. Okay. Ang construction biga naman ito noong July 1950. Ang opening date nito, December 23, 1956. Ang construction cost nito ay umaabot sa 132,000 pesos. O sa katumbas ng American dollars nito, $66,000.
Ang type of dam nito, central core, rock fill, embankment. Ang impounds naman nito, Agno River. Ito'y may height na 129 meters o 423 feet. Ang length naman nito, 452 meters at 1,483 feet. Total capacity 3,227 and 170,000 meters to 427 and 920 cubic meters yard with no side mention. Ang catchment area nito ay nasa 690 kilometers and 270 square meters. Surface area nito 7.5 kilometers and 2.9 square meters. Location nito within the Philippines. Pangatlo naman ito sa ating listahan, ang Gat Dam. Ang Gat Dam is a concrete water reservoir embankment hydroelectric dam that supplies the Metro Manila and nearby provinces with the water. It was a part of the Angat Ipo La Mesa water system. The reservoir supplies about 90% of raw water requirements for Metro Manila through the facilities of the Metropolitan Water Works and Sewerage System, and it irrigates about 28,000 hectares of farmland land in the province of Bulacan and Pampanga. Ang construction began nito November 1961. Opening date nito October 16, 1967. Ang construction cost nito ay nasa 315,000 and 344 million pesos. Impounds nito ang Gat Dam River at may height naman itong 131 meters and 430 feet. Length 568 meters and 1,864 feet. Total capacity 850 × 10^6 and 30 × 10^9 cubic meter. Pakahirap mag-traffic, guys, ha? Located ito sa Barangay San Lorenzo, North Sagaray, Bulacan, Philippines. At ang kahuli-hulihan sa ating listahan, ang ika-apat, Aragon Dam, is an irrigation dam in Davao Oriental, Philippines. It is situated in the barangay about 12 kilometers or 7.5 meters west of the town of Katil. The current dam was complete within just 7 months, although initial development started in 2012. Was disrupted by the typhoons Bopa and Lingling, local names Pablo and Agaton. The dam is part of the Katil Irrigation Project, the biggest project by the Mindanao Rural Development Project, but in physical and financial terms costing about 281 million pesos. The dam is expected to provide irrigation to over 1,600 hectares of rice fields, spanning 11 barangays of Katil. So ito, ang construction began ito 2012. Opening date October 28, 2014. Construction cost 281 million pesos. Type of dam, gravity. Impounds, Katil River. Ito ay may heights na 5.5 meters o 18 feet. Location of Aragon Dam in the Philippines.
Ayun. Nandiyan na lahat yung okay, yung construction began, yung opening date, yung construction of post, type of dam, impounds, height and length. So ang lahat ng mga yan, aking mga minamahal na kababayan, ay yan ang mga talagang ginastos ng ating pamahalaan. Yung iba dyan sa panahon pa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, yung iba dyan ay sa panahon pa ni dating President Noynoy Aquino Unipanut. So hanggang dito na lamang po tayo, aking mga minamahal na kababayan. Sana po kayo po ay may nakuhang aral, may napulot. Hanggang dito na lamang po tayo, aking mga minamahal na kababayan. Maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. At magandang gabi or umaga or hapon sa inyong lahat. Okay. At sa bagong Pilipinas na inilulunsad na ating pamahalaan, ay wala pong may iwan. Lahat tayo ay sama-samang babangon muli sa bagong Pilipinas. At muli po, paalam at maraming salamat.